to kotse? Yes, electric car na siya. Grabe, tingnan nyo naman yung labas. Oh, parang nga talagang Mini Cooper ang datingan. Kaya tingnan nyo. Oh, yung nabanggit mo, a-agree ako eh, na pangmalakasan. Tingnan nyo naman oh. Ano ba to sir, naka-steel bumper? Yes. Upgraded, tas naka-lip? Kaya ako po dito eh. Grabe oh. Ito na, yung flagship namin sa Chandler. Yung pinakabagong version ng Chandler. Ang Chandler Pogi. Chandler Pogi? Baka ikaw yun, sir. Yeah, yun na nga eh. Wow, ang dami pala. Meron tayong red. Okay. Then, meron pa tayong purple gray. Grabe, ginikilabutan ako. Meron tayong yellow. Ang dami. Meron tayong ash blue. Meron tayong orange tsaka mint green. Grabe lahat meron to. Meron ding white. So, ito po yung mga bago naming unit na pang kids. Mm. Ilang taon nang pwedeng gumamit? Sa ganitong height ko, doon sa timbang ko, sir, kaya pa. Kaya ka? Okay. So, matibay to. Yo, what's up guys? Muling nagbabalik ang inyong lingkod. Tireless Vlogger nga pala. Sa video na to, napadpad tayo ng Cavite. Dito yan, sa General Trias, Cavite. Upang bisitahin ang isa sa may pinakamalaking warehouse ng e-bike dito sa Cavite. Ito, ang Waymaker Cycle Center guys. Kung naghahanap kayo or kung anumang unit ang hinahanap nyo, eh sinisigurado ko sa inyo na nandito yung mga unit na hinahanap nyo. Sa sobrang dami ba naman ng mga unit dito, ayan kung makikita nyo sa paligid ko, maging dito sa bandang kanan ko, meron pang electric car. Lahat yan guys, ipapasilip natin sa inyo, babanggitin natin syempre kung ano yung mga specs, at syempre babanggitin na rin natin sa inyo kung ano or kung magkano ang bawat presyo ng bawat unit na maipapakita natin dito. At nga pala, nabanggit sa akin ng mga staff or ng mga owner dito na ngayong araw or sa buong month ng August or baka extend pa nila, naka-sale sila, naka-promo yung bawat unit na maipapakita natin dito, kaya expect na natin na napakamura. At isa pa nga pala, guys, yung mga presyuhan ng mga unit nila rito, sila raw ang pinakamababa. Kung magkumpara kayo sa iba guys ha, sila ang may pinakamababang magbigay at mag-offer ng unit or ng presyo ng bawat unit dito sa Cavite. At sa buong Metro Manila guys, try nyo muna mag-inquire bago kayo magpunta rito para malaman nyo na sila ang may pinakamurang magbigay ng presyo sa bawat unit nila rito. Kaya naman, tutukan nyo lang itong video natin, panoorin nyo lang hanggang dulo para lahat ng detalye na kinakailangan nyo eh makuha nyo kagad sa panonood nyo pa lang ng video natin ngayong araw. Pero bago tayo tuloy magsimula guys, baka pwede nyo namang i-like itong video natin. Share nyo na rin, tag nyo na rin yung mga kaibigan nyo dyan sa comment section, dahil yung pag-like nyo ng video natin at pag-share nyo ng mga video na ginagawa natin eh napakalaking bagay na nga nyan sa mga ginagawa nating mga video katulad nito. At kung kayo naman ay hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, guys, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo, dahil napakalapit na nating maabot ang 100,000 subscribers. Naku, magpapamigay tayo ng mga e-bike kapag kanamit natin yung 100,000 subscribers. Kaya naman mag-subscribe na kayo, huwag nyong kalilimutang i-like and follow ang ating Facebook page para lagi kayong updated kapag meron tayong mga bagong video na inilalabas katulad nito. So tara na guys, simulan na natin to. Excited na ako ipasilip sa inyo kung ano-ano yung mga nilalaman ng Waymaker Cycle Center dito sa Genti, Cavite. Diyan lang kayo, tutok lang kayo, samahan nyo ako today. Let's go! Guys, eto kasama na natin yung mag-a-assist sa atin ngayong araw dito sa Waymaker, dito sa may Gentry, Cavite guys. Pinapakilala ko nga pala sa inyo ang napakagwapo, napakamacho, eto nga pala si Sir Nico. And so, good afternoon sa mga viewers, Sir Tireless TV. Welcome po dito sa aming munting warehouse sa Waymaker Cycle Center, General Trias. Yun, napaka-humble talaga ni Sir Nico, no Sir? Tanong natin, saan ba nila matatagpuan itong Waymaker Gentry Cavite? Ito sa General Trias, dito sa Barangay San Juan 2, General Trias, Cavite. So, ang landmark na pinakamalapit o madaling tandaan dito sa May Centennial Road, yung Robinson Place.
yung closing ng Tejeros dito ka sa papuntang Malabon. Okay, madali lang din naman maano no, ma-locate itong Waymaker Cycle Center, sir, no? Madali lang. Kung magwe-waste kayo, ang pwede nyong ipin is yung Gym Republic. Gym Republic. Oh, pero kanina, sir, nung papunta kami rito, nakapin sa waste namin yung Waymaker Cycle Center, yung Gentry Branch. Napakadali at dito na kagad tinuro ng waste. Yun, pwede rin yun. Pwede rin, sir, no? Tuwing kailan, tuwing anong oras ba tayo open dito, sir? Open kami daily, Monday to Sunday literal. And then, open kami from 9 a.m. to 6 p.m. Yun. Yung contact number, sir, na pwede nilang tawagan just in case na may mga magugustuhan sila sa mga units na may papakita natin, pwede silang tumawag, sir. Pwede nyong i-dial yung number na 0966-974-7047. Pwede nyo rin i-visit yung page ng warehouse mismo sa Waymaker Cycle Center, Gentry, Cavite. Yun, napansin ko dito, sir, halos lahat ng mga unit nandito na sa warehouse nyo, sir, no? Pagmula sa 2 wheels, 3 wheels, hanggang 4 wheels, available lahat sa inyo yan, sir, no? Yes, meron tayong variants starting sa 2 wheels with pedal, meron din tayong electric scooters, meron din tayong 3 wheels, and meron din tayong 4 wheels, meron din tayong electric car. Yun. Meron din tayong mga pocket bikes. Pocket bikes? Yeah, mukhang yun yung bago nyo, sir, no? Oo, oh, isa din sa mga pinapromote namin ngayon, pocket bikes. Dito ba sa Waymaker, sir, meron ba tayong mga naka-sale, naka-promo, ganyan? Actually, today kasi is August 24. So meron kaming month-long ongoing sales for the month of August, yung Raindrops Price Drop Bodega Sale. So meron kaming certain variants na naka-sale up until the 31st of August. Okay, so asahan na ng mga manonood natin na mura yung mga maipapakita natin ngayon dito, sir. Yes. Ayan. Sige, sir, magsimula na tayo dahil excited na akong ipakita sa kanila kung ano-ano yung mga available na units. So dyan lang kayo, guys. Tutok lang kayo. Okay, sir Nico, start na tayo. Pakita na natin sa kanila kung ano-ano yung mga available yung mga units dito. Sir, saan ba tayo unang pwedeng mag-start dito? Napakarami nyo kasing mga unit, oh. Okay, start tayo dito sa two wheels natin with pedal assist. So electric powered itong mga papakita natin, pero with pedal assist sila. Okay. So, eto, start natin. Ito yung isa sa best sellers namin. Kasi medyo budget friendly siya. Anong ito code yan, Matrix. Sir? Ah, Matrix ang tawag. Matrix. Okay. So, si Matrix may battery na 48 volts, 12 amperes. Ang motor power niya is 350 watts. LED all the way siya. Signal lights, headlight, pati yung taillight niya. Tapos, kung papansin nyo, mas solid na yung mga frame niya. Kahit yung sila. Nakakapal, sir, no? Tapos, digital panel na rin. Meron tayong basket sa harapan. Tapos, semi-projector na yung headlight niya. Mm-hmm. Meron din tong daytime running light. Maganda yun. Kahit na umaga, sir, may ilaw, ano? Yes. Nakakadagdag pogi points sa unit natin. Okay. Yung mga ganito, sir, sa mga two wheels na to, yung specs na nabanggit mo, kailangan na bang iparehistro yan sa LTO? Ito, hindi pa siya kasama dun sa category. If not mistaken, pwede lang i-collect sa comment section. If I don't say N1A, ito yung mga hindi pa tumatakbo ng 50 kilometers per hour. And considered pa rin siya sa category ng bike. Oh, so, okay. May restrictions kung saan mo siya pwedeng i-drive. Of course, dun sa mga inner city, pwede mo siyang gamitin. Kailangan mo lang din talaga ng helmet. Mm-hmm. Kahit yung bike helmet, pwede mo na gamitin. Okay. Pero kung dadaan ka ng mga major roads, katulad sa Maynila, meron mga daan na may bike lane, dun mo lang siya pwede gamitin sa major roads. Yan. So, pero sa inner city tulad dito, pwede naman siya. Basta okay, kailangan naman ng helmet ka. Yan. So guys, kaya pag bumili ka dito, meron tong kasamang helmet at raincoat. Yun. Narinig nyo, guys, ha? No need to register. Siyempre, di na rin kailangan ng driver's license, sir, no? Hindi na. Basta mag-helmet ka lang pag gagamitin mo sa daan. Tapos, nabanggit sa atin ni Sir Nico, meron lang specific na lugar na siguro kailangan nating ipa-register sa munisipyo. Sa mga LGU, sir, no? Depende sa LGU. Depende sa ordinance requirements. City ng, ordinance, no? Ng local government. So far naman, dito sa Cavite, wala pa namang masyadong limitations when it comes to e-bikes ng certain local governments. Although dito sa Cavite-wide,
restricted ang e-bikes sa highways. Mm-hmm. An example is yung Aguinaldo Highway and sa Sandigan. Yan. Okay. Doon may expect yung restrictions. Yung mga ganitong units, sir, nasa magkano presyo niya? And original price is 15,000 pero nabanggit nga natin kanina meron kaming ongoing sale. So ito yung nakasama dun sa price drop namin. From 15,000, 13,500 na lang sir. Wow, so nakalist 1,500 tayo rin, yes, sir. Yung mga ganyan, sir, may mga kulay pa ba silang pagpipilian dyan? Ang lumabas na colorway is sa Matrix, combination ng red black, tapos ito blue and black, and then meron ding white and black. Yun. So okay to guys, kung sakasakaling malobat man kayo, malayo pa kayo sa pupuntahan nyo, makakarating pa rin sir dahil may pedal siya. Yes. Okay. Actually, ang main purpose ng pedal assist, kung medyo palobat ka na, pwede mo siyang tulungan yung motor mo ng pad-jack para at least mag-jumpstart ka ng pagtakbo. Oo. Tsaka para umabot ka pa. Yes. Di ba? Lalo magpaahon. Oo. Yung mga ganito, sir, anong tawag sa ganitong unit? Ito naman, ito yung mga upgraded na variants ng two wheels. Kaya siya upgraded kasi mas mataas na yung motor power na ito. Almost everything is the same dun sa Matrix. Medyo mas malaki lang yung gulong. Pero itong mga to, na magkakaiba siya ng itsura at kulay. Pero sila ay upgraded two wheels dahil ang motor power nila is already 500 watts. Okay, 500 watts. So yung 500 watts na yan, sir, gaano kabilis tumatakbo yan? Kung sa ating mga full sa grown adult na, siguro ako sa 70 kilograms. Kung ako magpapatakbo na to, kaya nitong ang top speed ko on a perfect condition road, kaya nitong mag 25 kilometers. 25 kilometers per hour, guys. Ganon kalayo ang ganon kabilis tumatakbo yung mga ganitong unit. Sir, gano'ng katagal ang charging time niyan? From zero, meaning saying from drain, ang advisable na charging time is 8 hours. 8 hours. Doon sa loob ng 8 hours na yun, sir, full charge na siya, di ba? Sa isang full charge niya, gano'ng kalayo pwedeng marating? So sa full charge, pinag-uusapan na natin yung range. Oo, yung range. Bibigay lang tayo ng approximate kasi it may vary. Again, depende yan sa road condition, depende rin sa bigat ng sakay. Mm-hmm. Pero approximately, it can range up to 25 kilometers. 25 kilometers. Ganun din katulad ng speed niya, sir, no? Sa speed, 25 kilometers per hour. Per hour. Approximately. Ito yung pero range. Ito yung layo. So, yung layo. Full charge from point A up to your point B or yung pinaka may ikot niya, 25 kilometers. Kasi 25. Pwedeng lumagpas ng konti doon, pwedeng bumaba. Again, maraming factors na pwedeng maka-apekto. Walang pinagkaiba yan sa gas. Sa e-bike naman, ang nagbago is yung gas versus battery. Okay, depende pa rin sa road condition, yes, sir, no? Okay, yung mga ganito, sir, nasa magkano naman ang presyo? Ito, kasama rin siya sa ongoing sale. Original price ito is 21,000. Pero ngayon, sa ongoing sale, 19,500 na siya. From 21,000 guys, so 19,000 sakto, sir? Yes, 19,500. 9,000 sir? 19,500 guys. Ito yung mga color na pagpipilihan nyo. Meron tayong puti, pula, tsaka yung kulay gray, no? Yes. Parang papunta na rin sa violet yung kulay. Actually, meron pa siyang ibang variant na lumabas. Iba-iba lang yung kaha nila. Merong siya na parang Philippine flag yung kulay niya. Maganda yun, ha? Tapos meron ding bilog yung headlight. Although, yun kasi, very limited yung naging stocks. Mabilis na ubos. Okay, mabili kasi makabayan ang dating, eh, no? Oh, yung mga... Sige, sir. Yung mga nandun, sir, ano-anong mga unit yung nandun? Ito yung mga scooters na rin. Ito na yung tinatawag na electric scooters na talaga, sir, no? Ito na yung literal na walang pedal. Yes. Na mga unit. Ayan guys, makikita nyo. Gaganda ng mga formo. Yung mga ganito, sir, anong tawag dito? Itong mayroong box na to. Ito, malapit sa puso ko to dahil personally meron akong gantong unit. Okay. Pinamamasok ko to from sa bahay up until dun sa isang branch sa Nike, which is approximately 60 kilometers Balikan. So ito yung aming sa electric scooter, yung Money E2. Money E2? Okay. Yes. So yung Money E2, sir, ilang watts to? Ang motor power ni Money E2 is 1,500 watts. Okay. Tapos ang battery nito is dead as
Soy. 72 volts sa 32 amperes. Gaano kabilis tumatakbo yung ganyan, sir? Meron tayong tatlong speed selector dito, yung 1, 2, and 3. Kung sa 3, tumatakbo to ng up to 70 kilometers. 70, sir? Yeah, 70 kilometers okay. Per hour. Mabilis siya, no? Mabilis. Gano'n naman kabigat ang pwedeng sumakay sa ganyang unit? Dalawang full may capacity ba yan, sir? Weight capacity, gano'n? Up to 200 kilos. 200 kilos. Gano'n naman kalayo pwede niyang marating, sir? Sa manufacturer's claim, kaya niya tumakbo ng 60 kilometers per hour. Okay. Ay, sorry, 60 kilometers. Okay. Yung distance niya? Okay. Malayo. Pero from my own personal experience, sumusobra pa ako doon. Depende sa ano mo, throttle hobby mo, yes. Sir, no? Ako kasi, lagi lang ako sa 1. Ginagamit ko lang yung second gear tsaka third gear. Depende sa pangailangan ng daan. Yun. Depende rin sa paggamit at tsaka yes. Sa gumagamit, sir. Yes, no? Tsaka depende kung ano, kung maraming kang karga. O normally, may angkas ako. Tapos meron pa ako backpack. Tapos may naman pa yung compartment. So yun. Na-experience ko na isang full charge. Umabot ako ng 63 kilometers. Na iuwi ko pa sa bahay. Nang may charge, meron pang at least 2 hours. May sobra pa, sir, no? Sobra pa. Yung mga ganyan, sir, di naman ba malakas sa kuryente yan? Sa isang full charge, mag-average or approximately the most will be 20 pesos ang isang full charge. Magmula sa drain to yes, full charge? Yes, magmula sa drain. Mura hours, rin. Mura pesos, lang din. Which is magagamit mo, let's say na lang yung 60 kilometers. Mm-hmm. Kung ang isang motor na 125cc is nakapag-claim ng 40-45 kilometers per liter. So, imagine mo yung 20 pesos na charge sa battery, kaya mo mag 60 kilometers. Di hamak na mas sulit yung paggamit mas natin dito, no? Kung ikukumpara sa motor, sir, no? Yes. Mas malaki matitipid mo pag ganitong unit. Using electric scooter sa dinadrive ko sa pinapasuhan ko nakatipid ako sa gas ng approximately 3,000 pesos. Wow, kada month, sir? Every week. Every week? Yes. Wow, grabe. So, yung 3,000 pesos na yun, imbis na ipanggagas mo, naiipon mo na, sir. Yes. Wow, grabe naman. Mabili na accessories. Ayan, katulad yung suit ni sir, oh. Yan naman, kakapal ng mga ginto, kaya naman pala. So, yung ganito, sir. Umay ka na, para makatipid ka. Nabili na kayo, guys. Tingnan nyo, baka magkaroon din kayo ng mga makakapal na ginto. Kamukha nang kay sir Nico. Sir, yung ganyan, nasa magkano naman presyo? Si Moni is at 40,000. 40K? Yes. Hindi ba siya kasama sa sale natin, sir? Hindi siya kasama sa sale po, pero if you check in the market po, yung offer namin applies kay Moni po is one of the lowest. Pinakamura na, sir? Yes. Wow. Sa specs niya na 72 volts, 32 amperes, 1,500 watts na hub, may crash guard, kung napansin nyo. Mm-hmm. Full LED rin siya all the way. Okay, sa reverse, sorry, sa tail light, headlight. And then, meron ng top box na kasama. Sulit na rin, no? Sulit. Tsaka, ang ganda ng braking system niya kasi naka-disc brake na, sir. Disc brake to, harapan likod. Yan. Tapos, pag tawag dito, paganda ng shock niya. Napaka-forma pa. Suspension niya. No? Yes. Wala ka nang hahanapin pagdating sa isang to. Dahil lahat ng hinahanap mo para sa electric bike, nandito na. Yes. Diba? Sa loob, sa halagang 40,000 pesos lang, sir, no? Yes, 40,000. Mayuwi mo na to. Gaganda pa ng mga nakalagay na pyesa dyan. So, itong kulay na to, itong isang to, sir, same lang sila, no? Same lang sila. Nagkatalo lang sa kulay. No? Color variant lang. Okay? So, ito, sir. Yan yung isa sa mga mainit na e-scooter ngayon. Mm-hmm. Merong isang brand pa na out of respect din natin sila babanggitin. Sige. Parang familiar din ako dyan, sir. Palaman po sa tinapay eh. Yun. Kulay dilaw ba yan? Kulay dilaw yan. Pag pinipicture lang ka, sabihan ka, say cheese. Yun. Pero ito, ang N9. Yun. So, electric scooter din siya. Mas pinalakas to compared dun sa Moni kanina. Mm-hmm. So, back na tayo sa motor power niya, 2,000 watts.
2,000 watts. Yes. Wow, halimaw pala tong isang to, sir. Yes. Tapos, 72 volts, 32 amperes din. Seat. Disc brake. Alloy na yung swing arm. Okay. Ganda guys eh. Tira nyo naman yung forma. Wala ka na rin hahanapin sa isang to. Halos same sila ng ano, no? Yes. Ng braking system. Brakes. Pero mas ito, mas malaki lang yung gulong niya. 2,000 watts eh. Yung binanggit mo kanina. Yung 2,000 watts na yun, gaano kabilis tumatakbo yun? Sa, nung na-road test ko siya, although hindi ko siya na top speed, pero naka-reach ako, gamit na nun is yung GPS mismo, hindi na yung speedometer. Nakaabot ako ng 70 kilometers per hour. 70 kilometers per hour, hindi pa top speed yun, hindi sir. Hindi pa top speed. Okay, tapos 70 kilos ka, nabanggit mo kanina. Yes. Wow! Para ka nang nakamotorsiklo nito. So, yung binanggit mo kanina, sir, na specs ng kanyang battery, pang hanggang gano'ng kalayo yun? Aabot din siya ng 60 to 70 kilometers. Oh, malayo na rin, guys. Oh. Sakit nito. Oh. Tingnan nyo naman yung forma. Oh, naka-electric bike ka, pero pakiramdam mo, nakamotorsiklo ka na sa lakas ng mga unit na to. Tapos, halos wala ka nang gagalawin kung hindi ka na lang makalikot kasi nakita mo yung handlebar nito, straight bar to, pero mukha siya, pero after, mukha siya aftermarket. Oo, mukhang mga aftermarket na yung mga kinaragang pyesa dito. This brake harap likod, nakita nyo naman yung brake master natin, maganda. Tsaka ito, meron tong tatlong speed selector at meron tong reverse. So dati joke-joke lang yun, sana may motor na may reverse. Pero ito literal may reverse. So hindi ka na magtutulak dito, no? Kahit naka-sitting pretty ka lang, atras abante, goods pwede na. Wow. So, kung meron kang pa-partingan na medyo pahon, pwede mong gamitin yung reverse para maka-atras ka. Wow. Solid. Hindi na siya tutulak. So, yung ganyan, sir, magkano? Itong variant na to, 72 volts, 32 amperes. Ang price niya is 54,000. 54,000, guys, para sa ganitong unit. Very affordable, guys. Kung bibili kayo ng motorsiklo, eh baka yung 54,000 nyo, sa specs na binanggit natin dito, kulang pa, no? Tsaka pero mababa ito, sa market yun. Mababa sa market. Sa market for the same base unit, kasi ito base unit. So, same base unit. 54,000 mababa siya. Pinakamababa na sa mga narinig kong presyo sa mga ganitong unit. Ito sir, same lang ba sila? Ito naman is DJ. DJ? Ito yung baby brother ni N9. Ah, okay. So, almost everything is the same. Meron tayo display, karapat likod, digital panel, LED headlights. Ang battery nito is 72.32 amperes din. Ang motor power niya is 1,000 watts. Magkano naman dito, sir, sa ganito? Si DJ is at 35,000. Ah, mas mababa ito. No. Kumbaga downgrade siya nito, no? Ni N9. Ito yung unang iteration ni N9. Oo. Oh. Kumbaga first generation. Oh. Pero, halos the same pa rin, sir, eh, no? Yes, sa forma, sa datingan. Ito nga ito pa rin. No? May mga nadagdag lang dito, pero tingnan nyo naman. Big brother, eh. Oh, big brother kung tawagin. So buko dito sa mga units na to, sir. Ano-ano pa ba yung mga pwede mong ibahagi sa amin dito? Baka pwede mo pa kaming sample ng iba dyan. Yun, pwede natin tayo pumunta doon sa mga three wheels na natin. Yan. Marami naghahanap ng mga ganyan. So tara, samahan nyo kami ni Sir Nico. Doon naman tayo sa mga three wheels and four wheels nila. So dito naman tayo sa three wheels ngayon. Ito yung isa sa mga nagbabalik naming lineup. Si Hershey. Hershey? Yes. Ang tamis ng pangalan, sir, ha? Tamis ko yan. Ang tamis, oh. Tingnan nyo naman. Hershey, pero yung forma, mabagsik. Yes. Ayan, oh. Ito yung mula noon, yung style nito, sir, ha? Mula noon, hindi nagbabago, eh. Kung may mga dumating mga bagong modelo, hindi nalalaos. Hindi nalalaos, eh. Baga, classic yun. Pogi, no? Yung mga ganito, sir, ilang watts to? Ito ay 60, sa watts, sa motor power niya is 800 watts. 800 watts? Wow, dati nasa 650 watts lang to, pero ngayon 800 watts na, guys. Ito sir, pang ilang tao to? Kaya dito hanggang tatlong adult. Okay. Pwede ba natin pakita yung loob, sir? Pakita natin yung loob. So guys, ito yung loob niya. Oh, so dito sa driver seat, parang maluwag sa'yo, sir. No? Oh, maluwag. Medyo maluwag yung laki ng clearance niya, no? So, kala ko laki ng pinayat ko yun. Maluwag lang talaga yung unit. Maganda yung clearance niya. Oo. So, naked handlebar type siya. Mm-hmm. So, meron tayong digital panel. Tapos, meron tayong Bluetooth na speaker. Audio system, sir, no? Yes, meron ng AM, FM, and pwede ng USB. Mm-hmm.
Tapos, 3-speed selector din siya. Meron tayong foot brake sa likod. Drum brake pala ang gamit nito. And then, meron pa tayong brake sa harapan at meron pa tayong isang pang-alalay na brake sa likod. Kaliwat kanan, sir, no? Yes. Ang matindi rito at ang napansin kong mas malupit dito, sir, naka-aircon. Ano yung ventilation? Naka-aircon eh, no? Ventilation, guys. Nagbibiro lang tayo. Ito yung pinaka... Split type yan eh. Split type? Kasi hiwalay siya na kaya. Okay. Ito, sir. May kasama pa siyang mini fan. Meron siyang kasama ang electric fan. Yun. So, kahit na mainit, walang problema. Nakatutok yan, no? Anong brand to, sir? Wag, baka hindi sponsored eh. Oo, not sponsored. So, ito, guys, ha. Yung pinaka-passenger seat niya. Kung mapapansin nyo, sobrang luwag ng kanyang passenger seat. Ayan, no? Sinample sa atin ni Sir Nico. Ang luwag niya, no? Siguro, kung medyo payat lang din naman ang sasakay, kahit tatlo kaya dyan, sir, no? Pwede pa naman. So, kung dalawa kayo, or kung dalawa mo, sir, medyo maluwag pa. Maluwag pa. May clearance pa. Dalawa. May clearance pa. Hindi kung so, parang magyaya ka pang kayo sa sikip, no? Komportable niya. Komportable. Tsaka ang pagkakaalam ko sa mga ganyang unit dyan, sir, sa ilalim ng inuupuan mo, meron siyang compartment na pagkalaki-laki, guys. Saka hindi lang yun, ha? Dito, mataas yung clearance siya. Oo. Oh, kaya kahit matangkad man yung sasakay, sir, no? Saka no problem. Kayo, hindi kayo hindi untog. Safe, safe. So, nakita nyo, sa ilalim nga niya, nabanggit natin, may compartment. Hindi lang yan, ha? Meron pa siyang extra basket sa likod. Wow. Tsaka ano, ha? Napansin ko, sir, meron na siyang back camera. Yes. Ayan, may reverse camera yan. May back camera siya, guys. Actually, ito kasi, bagong deliver lang kanina. So, kami na kasi yung magkakabit ng mga accessories niya. Upon purchase ng mga 3 wheels at 4 wheels natin, meron tayong libreng Trapal. Wow! And isa sa mga upgrade ng units na to from the prior lineup niya, meron na tong reverse cam tulad ng pinakita niya sa kanina. So, kung atras ka, hindi mo na kailangan lumingan paligod kasi magkakaroon doon ng panel dito para sa reverse cam. Hindi pa lang naka-install, sir, no? Pero kasama yun. Yes. Kasama yun, guys. Bagong-bago na ito, sir. Fantastic pa. Bago talaga. Fresh from na... Fresh from manufacturer. Manufacturer. Tsaka napansin ko pa rito, sir, yung side mirror niya. Yes. May signal light na. May signal light na lang. Oo, no? Sa signal light mismo niya dito sa harapan. Oo. Meron yung signal light yung side mirror. Tsaka napansin ko pa pala rito, size 10 na yung gulong, eh, no? Yes. Kaya yung ground siya. Clearance niya, mataas. Mataas. Eh, no? Na para sumait kayo sa mga hams, mga ngamba kayo na baka malubog bigla yung motor nyo, no problem kasi upgraded patay gulong nito eh. Napakataas na ng ground clearance niya. Solid. So yung ganito, sir, gano'ng katagal kina-charge to? Ganun din, 60 volts, 20 amperes, from drain, 8 hours tayo. 8 hours. Yung binanggit mo ba na konsumo sa kuryente kanina doon, na magkano yun, 20 pesos, sir? Ganun din ba konsumo nito sa kuryente? Ganun din, sir. Wow! Nag-vary yan, sir, depende na lang din kung gano'ng kataas nito. Oo. Pero generally, from 15 to 20 pesos. Oo, tipid doon, no? Tsaka ano, marami nang makakasakay. Yun ang maganda rito, practical, pampamilya. Lalo pag maulan. Or kahit maaraw. Pwede rin, ano? Laban to eh, kasi may Trapal to. Pwede mo rin tanggalin or itiklop yung Trapal niya. Kaya umulan umaraw. Kahit gabi, kasi bukod dun sa headlight niya, lalagyan pa namin ito ng crown light. Ooh, wow, parang ganun, sir, no? Yes. Yung mga, ito, yan, yeah. Good example. May crown light siya. So yung ganito, sir, magkano? Price ni Hershey Bodega, price tayo dito, given all that specs na binagit natin kanina, 60,000 lang siya dito sa Winnie. Oh, wow! 60,000 na lang pala to. Dati umaabot to 70 to 80, ngayon 60,000 na lang. SRP sa market is ranging from 65 to 70. Tapos, napakaganda ng mga deal na pinapakita sa atin ni Sir Nico rito. Guys, nagugulat ako sa baba ng kanilang mga presyo. Pero hindi lang yan yung mga available nila. Dahil meron silang mga available na 4 wheels dito, sir. Ito mga 4 wheels na to, ano tawag nyo rito? Ito ang 4 wheels lineup ni namin sa White Maker. Tawag namin sa 4 wheels namin ay Chandler. Chandler? So, yes, so ito ay isa sa mga version ng Chandler natin. Version 5 na to ng Chandler. Oh, version? Ito pinaka-latest version? Hindi pa. Wow! Hindi pa si to? Si version 5, lumabas siya sometime in June or May. Mm-hmm. May or June, version 5 ng Chandler. So, meron hindi pa to pinaka-latest? Meron pa?
pinaka-latest mamaya pa. So ito ano motor nito, sir? Ilang si watts? Chandler ML ng 1,000 watts. 1,000? Okay. Yung mga prior versions ni Chandler is nasa 800 watts lang. Upgraded? So, si version 5 is well ng 1,000 watts. Ayos ha. So marami siyang kulay na ano ha, na available ha. Orange. Tapos pinagkaiba ngayon ni Chandler 5 sa mga dating version. Sa line na to, mas matitingkad yung mga kulay na. Tsaka magaganda. Ito, kung mapapansin nga nila, medyo nagta-transition yung kulay niya, no? Two-tone na siya. Oh, from, ano ba to? Blue violet? Parang ganun? Parang may pagka-galaxy blue siya. Galaxy blue. Tsaka may pagka-metallic yung kanyang kulay. Nasisinaga ng araw. Ganda. Mas tumitingkad. Sulit. Ang maganda rito, 4 wheels na. Medyo mas sturdy na siya kung ikukumpara sa mga 3 wheels, di ba, yes, sir? Okay ito, mas safe kayo. Hindi naman sinabi natin hindi kayo safe dito sa 3 wheels. Kumbaga kasi matter of preference. Oo. Medyo mas sanay ka sa 3 wheels sa dead part. You go with the 3 wheels. And then for gusto mo naman na mas lapat sa kalsada, gusto mo nang mas sturdy, pwede ka sa 4 wheels. Oo, mas stable siya kasi apat gulong niya eh. Depende lang sa taste mo yan. Oo, depende na sa pagpipili. Pero hindi naman papauli mga 3 wheels natin dyan. Yes. Napansin ko sir, size 8 yung gulong niya, no? Yes. Pero malapad ah. Malapad yung gulong niya. Malapad. Ang size ng gulong natin is 100 by 90 by 8. Yun, malapad siya kaya mas matatag sa kalsada. Yes. No? Okay. Control tas lang natin yung special features niya. Mm-hmm. Meron na bukod dun sa general features niya na tayo na sama siyang ground light, motor wiper na tayo. Mm-hmm. Meron din tong reverse cam. Mm-hmm. Okay. Tapos meron din tong auxiliary light. Mini driving light sir, no? Yes. May bumper na rin, syempre. Projector lamp na rin tayo. May basket sa unahan na sobrang laki, guys. Automatic wiper. Side mirror natin, sobrang laki rin, no? Pakita lang natin sandali yung loob, sir, ha? Sige lang. Sa ganito, sir, ilang tao kayang sumakay dito? 3 adults din. 3 adults. Ideal niya. Pero maganda rito, sir, na napansin ko sa kanya, adjustable armrest. Yes. So, hindi sila mahihirapang sumakay, Opa, eh. Oo, iaangat mo lang na ganyan, mas madali kang makakasakay ngayon. Tsaka ito, sir, ha, napansin ko, yung kanyang basket sa likod, closed basket. Yes, na compartment type na yan. So, itong ilalim ng upuan sa likod, compartment ito. Pero meron ka pang compartment. Kumbaga, marami kang mas mailalagay rito, eh, no? Yes. Ito pa matindi, sir, ha? May libreng spare tire. Wow! Kung ano yung naka-install dito, yes, yan na yan din. Ang yes, kanyang libre. Biro mo libre lang ha, may kahapa sir. Correct. Ganda. Tingnan nyo naman yung bubong oh. Quality lodi. Ito yung pinaka-monitor ng back camera. Yes. So pag atras ka, di mo na kailangan lumingon sa likod. Oo. Makikita mo na yung ilalim mo, may mga atras ako. So mas ano to, mas safe to. Yes, kasi for safety. Hindi mo na, hindi ka palingon-lingon, di ba? Titingin ka lang dito, kita mo na kaagad yung likod. So kung mapapansin nyo, yung panel niya, digital na rin. Yung mga function niya, kompleto rin yan dyan. Speed level, on and off ng wiper, sir, or yes, ilaw. Ito, signal light. Signal light. Signal light. Front and so, ito, reverse. Ito yung signal light. Ah, ito, signal light. Ito. Ito is yung sa auxiliary. Auxiliary. Oo. Oh, yes. Tapos, pusina. Yes. May pulsa rito, audio system, kompleto rin sir ha. Yes. May USB, FM radio, Bluetooth, tsaka ito yung pinaka foot brake natin. Yes. Napansin, drum brake tayo. Drum brake. Yung mating natin okay din ha. Maganda na yung mating yun. Parang kaliskis ng buhaya to. Tatlong buhaya pinatay. Joke lang. Okay, bawali yan. Joke lang yun. Joke lang yun. Mga buhayang Oo. Politiko. Iba. Okay. Hindi, ano lang yan, synthetic lang. Yung pattern lang niya is parang Tapos ito ha, safety handbrake. LB yan eh. LB? Wow, social. Lumang balat. Oh, lumang balat pala. Kala ko sponsor eh. Okay. So guys, dito sa labas ha, bukod dun sa auxiliary light, meron pa tayong mga naka-install na crown light dito. Added visibility sa gabi. Tapos nakita ko rito, meron siyang load weight capacity na 250 kilograms. So all goods na rin siya guys. Kung mabibigat man kayo, sabihin so, na natin. Pwede sa nagahapit. Sa heavyweight. Oh. Sa nagahapit. Okay. So yung mga ganitong 4 wheel step, nasa magkano nyo binibigay yan? Itong si Chandler version 5 is at 71,000 pesos. Uy, 71,000 pesos. Okay. Yes. Sa market, nag-range yung mga ganitong specs
ng 75 pataas. Ah, edi mas mababa pa rin kayo ng 4,000. Bodega price tayo. Bodega price kasi tayo dito, guys. Kaya naman ganyan kababa. At talagang very competitive yung mga binabanggit sa atin at binibigay sa ating presyo ni Sir Nico. Dito lang yan ha, guys, sa Waymaker. Pakita ko lang sa inyo yung mga sample ng kulay. So, yung pinakita natin kanina na blue violet, ito yung orange, ito, same lang din. Ito naman yung red. Yes. Ibang klase yung pagkapulan nito, Sir Nico. Ito, Ferrari red. Ferrari red. Wow. Tignan mo, pulang-pula. Napakatindi at napakatingkat ng pagkapulan niya, sir. So, hindi lang yan yung mga available natin. Nga pala, dito sa Waymaker Cycle Center, guys, hindi lang tayo puro cash basis dito. Yes. Meron din tayong ino-offer via home credit. Makakakuha kayo ng installment hulugan monthly. Yes. Explain natin, sir, paano sila makakapag-avail ng ganyan. So, bukod sa cash, nag-accept din kami ng bank transfer, GCash, and straight payment sa credit card. Pero kung gusto niyo naman ng installment, nagtatanggap din. Meron din tayong home credit. Pwede nga ipasok sa home credit yung ibang units natin. Kailangan nyo lang is isang valid ID and active SIM card, and kailangan physically present kayo sa store during application. Oh, open siya for existing account holders, yung mga nakagamit na kahit dating-dating pa, or kung bagong application, pwede rin. Yun, no? Makakuha na agad, hulugan. Magkano nga pala down payment nun, sir? Mag-vary yan eh. Depende yan kung existing ka or new applicant. Tsaka depende sa price ng unit eh. Yes. Okay, so yun guys, sana unawaan nyo yung ating installment kung paano ang proseso rito. So, sir, di ba kaya nabanggit mo kung yung version 5 na yung latest version ng Chandler, and banggit nga natin na iba yun dahil eto na yung flagship namin sa Chandler, yung pinakabagong version ng Chandler, ang Chandler Pogi. Chandler Pogi? Baka ikaw yun, sir? Yeah, yun na nga eh. Ayoko na maiklaim, pero self-proclaim, no? Yun na talaga yun, sir. Okay, so ito yung pinaka-latest version ng yes. Four wheels nila rito, guys, sa Waymaker. So, ang tinatawag dito, sir? Chandler Pogi. Totoo ba yan, sir? Totoo yun, Chandler Pogi. Chandler Pogi, o sige. Kailap naman, magkalayo yun eh. Oo, akala ko binabanggit mo yung sarili mo. Pero yun pala talaga ang mismong model niya. Chandler Pogi. So, itong Chandler Pogi na to, sir, ito ba ilang watts? Chandler Pogi is meron ding 1,000 watts. Okay. 60 volts, 20 amperes din. Ano pinakaiba niyan dun sa mga four wheels na naipakita natin, sir? Okay. So, si Chandler Pogi is very old na brand ni Waymaker. And si meron na tayong signal light din sa okay. Side mirrors natin. Oo, ano? Kanina wala to, no? Yes. Meron na. Meron din tayong reverse cam. Oo, yun, no? Ayan yung pinaka-monitor, guys. Ayan, so nga may mapping natin dyan. Waymaker na rin yan. Oo, ano? Sariling pangalan or sariling brand pala ni Waymaker to. Kaya pala Chandler Pogi. Dahil kay Sir Nico talaga ipinangalan to. Tsaka napansin ko, sir, ha, yung kanyang mga backrest, may mga dimple. Yes. Ayan, o. May mga dimple, guys. So. Isa yan sa nagpa-pogi talaga sa kanya. Alden Richards ko, bayan. Elegant brown seat. Tsaka leather, brown leather seat. Ayan. Leather brown. Magandang upholstery na. Hindi siya yung rubber lang. May headrest pa, oh. Yes. Makakatulog ka talaga sa biyahe. At saka ito pa, napansin ko, sir, yung pinaka trapal niya, may pakulambo eh. Yes, mas ano na siya, mas maganda na yung airflow ng may pakulambo eh. Pwede mong iangat yung plastic. Yes. Pwede mo rin namang ibaba yung plastic. Okay, guys. Medyo mainit. Ayun, oh. Oh, para ka nagkukumpisal niya. Oo. Oh. Basti. Nagawari niya po, sir. Okay. Tsaka maganda rito sa trapal niya pa, sir. May shade yung ilalim. Yes. Kaya kahit na babae yung nakasakay, nakamaiksing short man, may privacy. Yeah, hindi masisilipan. Ganda. Tingnan nyo naman, no? Pag-ulan, pwede mo siya ibaba lang. Oo. Pero yung sukat ng gulong same pa rin, sir, no? Sa dati, size 8. 190 by 8. Pero malapad, guys. Tsaka kung mapapansin nyo yung mga bracket natin dito, aluminum na. Diba? May handbrake, foot brake, yun nga, may matting, may bulsa na sobrang laki. Siyempre, hindi mawawala dyan yung ating audio system, FM radio, USB, tapos pwede rin kayo mag-Bluetooth. Same din, ano, sir, no? Yung pinakamatipila niya, no? Almost same din. Meron pa rin tayong signal light, wiper, speed control, and
Tapos mayroon tayong hazard. Oh, may hazard na. Tayong headlight. Mm-hmm. And ito yung sa crown light natin. Yun, ganda. Siyempre, di mawawala yun, no? Minifan. Tsaka si Chandler Pogi, meron na siyang park mode. Safety park, no? Yun, no? So para hindi mo siya ma-accidenting ma-accelerate kung nakahinto ka or naka-park ka. Hindi biglang aabante. Yes, or kung hindi ka pa, kung kaka-open mo lang, kaka-start mo lang, ito kasi hindi pa-activated eh. So, iwas na siya nung makapaglaruan ng bata kasi kailangan mo siya, pwede mo siya ilagay sa park mo. Ganda. Kahit isa din niya doon siya, hindi siya handa. Added safety, no, yes. Sir, no? So, syempre, hindi nawawala yung freebies natin na extra tire with mugs. Naka-install pa rin yan sa likod. Ating ground light, nandito pa rin. Tsaka yung ano, sir? Yung pinaka-mini driving light niya, install pa ba yun, sir? Ah, ito, although wala siyang kasamang mini driving light. Oo. Pero yung ground light niya, full na. Oh, yun. Tsaka ano, napansin ko, iba yung mga bumbilya na nakalagay, yes, dito. Ah. LED na yun. LED. So, mas malakas. In-upgrade. Wala kang... Steel lights na dati. Bago na yung crown light. Dito pa lang sa crown light, solved na. Okay. Tsaka so, meron siyang LED lights sa ilalim. Ah, yung tawag doon? Mas ma-appreciate mo siya sa gabi. Backlight. Sa ilalim, sir, no? May strobe light siya. Oh. So, kita ka pa rin ng mga nasa paligid. May disco, parang disco light, ano, oh, sa ilalim. May tugstog sa ilalim. Okay. Kesta yung mga ipis pag naka-park. Yun. So, itong latest version natin, sir, nasa magkano presyo niya? Yun, dun ka magugulat dito kay Chandler Pogi. Kasi pag Pogi na, magugulat talaga. Oh. Okay. So, Chandler Pogi is only at 64,999. Uy, 64,999 lang, yes, yan, sir? Yes. Sa lahat ng specs na binanggit natin, 64,999. Grabe. Sobrang sulit naman ng presyong binanggit mo. Kung ito titignan natin, yan, ha? Bigang. Kung titignan natin yung mga binanggit natin at pinakita natin mga nakakabit dito, tsaka syempre yung specs niya, panalong panalo na talaga, Sir Nico. Hindi lang ba yan yung kulay na available? Yes, sir. Liga. Samahan kita. Okay. Ano si pa ba Chandler Pogi is ongoing pa rin for production, pero nag-accept na kami ng reservation. Sa mga gusto magpa-reserve, at least 2,000 pesos ang payment lang po. And ipaprioritize natin ang assembling ng unit nyo. Mm. So, kaya tayong block dito, sir. Ah, ito yung block. Nyo. Wow, ang dami pala. Meron tayong red. Okay. Then, meron pa tayo purple gray. Grabe, kinikilabutan ako. Meron tayong yellow. Ang dami. Meron tayong ash blue. Meron tayong orange, tsaka mint green. Grabe, lahat meron to. Meron ding white. Yes. Lahat to four wheels, yung, yes, pinakita natin Chandler Pogi. Yes. So ito yung hindi pa naka-assemble, ano? Hindi pa. Ang dami pala. Kakadaling lang ni Chandler Pogi about a week ago. Grabe. Tingnan nyo naman, oh. Waymaker. Sariling brand talaga, no, sir, no? Bagong-bago talaga, wow, sir. Wow, ang dami nyo pagpipili yan, ha? Kahit anong paborito nyong kulay, nandito, guys. At pwede rin kayong ipasadya ni Waymaker, no? Yes. Kung anong kulay. Pero and depende na lang. Kulay, makakapili na kayo. Mm. And again, since ongoing pa yung production, pwede na kayo magpa-reserve down payment lang ng 2,000 pesos. Pa-prioritize natin yung pag-build ng unit na mapipili nyo. And then within 7 days, ma-release natin. Yun. So, kanina, na-discuss natin yung mga 4 wheels natin. Meron pa tayo isang 4 wheels na pang malakasan. Wow! Tingnan mo, yung itsura pa lang nito, sir, talagang yung nabanggit mo, a-agree ako eh, na pang malakasan. Yun nyo naman, no? Ano ba to, sir? Naka-steel bumper? Yes. Upgraded, tas naka-lip? Kaya ako po dito eh. Grabe, oh. Ito pa pala yung Mini Bigross. Ano tawag, sir? Mini Bigross. Mini Bigross. Mukhang galing pa sa Autobot to, sir, ah. Custom ng Autobot. Tingnan nyo. Wow. Solid. Tingnan nyo naman yung ano niya. Yung kaha niya. Sobrang kapal, guys. Mukhang ano na to, ah. Hindi natatagusan ng bal. Solid yung na yan. Kapal, oh. Mayroon pa tayong crash bar. Tapos naka-size 10, sir, ha? Yes. Ngayon size 10 na yung kulong natin. 100 na, by 90 by 10. Naka-size 10. Ang lahapad. Happy. Ano nyo naman? Meron pang ano, ha? Rock dito. Yes. Meron pa tayong top lock dito. Ganda. Meron din tayong round light. Mukhang naka-design to for ano, sir, ha? For rock road, ha? Lakasan talaga. Pang adventure? Pang-adventure? Adventure type. Ang site nila natin, may signal light na rin. Yun, no? Kita nyo yan. Eh, tama ka, sir, for adventure.
Meron tayong top cargo. Oo, yun oh. Tignan nyo. Tapos eto pa sir ha. Talagang para adventure eh. Kahit na malubak or kahit sa ano kayo, sa rough road, pwede kang makakakapit ka. Matili pa tayo nakahawak sa mga city. Oh, LRT ko ba yan? Tsaka, city Andres, tapos mga last year na. Tsaka ano to sir? Akala ko upuan lang tayo rito. Bakit kama naka-install eh? Kama. Pwede ka na dito. Dito kasi, pwede mo nang katabi yung jowa mo. Pwede ka umidlip. Hindi na kayo maghihiwalay. Kasi tatali ka na niya. May seatbelt natin siya. Pwede safety. Ka umidlip. Hindi umidlip. Pag matraffic, idlip ka dyan. Huwag oh. Yun naman. Sa kabila, mas maluwag. Mas maluwag. Mas ito, malapad pa. Kwarto. Kanina, holding bed. Ito. Ito. King size na to eh. Oo, king size na kama. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki. Para may idea sila kung gaano kalaki. Ayan, ayan, ayan. Sige sir, tingnan mo. May kaka nga sir. Ayan ako nga sa kanila. Ayan ako. Ayan. Oo. Luwag nyo no. Tsaka lapad ng ano ha. Yung size nya ha. Tingnan nyo yung likod oh. Hindi nga maabot dun eh. Pagka nakaupo kayo. Oh. Tingnan nyo yung sobra. Nakaupo ha. Ayan. Oo. Ano ha, yung leg room. Maluwag. Maluwag. Hindi ka abot dito sa pinaka backrest sa driver seat. Tapos, safety. Yun eh. Yung seat belt. Para sa safety, no? Kung mabangga man, wag naman sana. Hindi ka tataltik dahil may safety. Or kung malubak safe. Ka, basta-basta. Yun pa nga yung isa. Ang taas. Ano to, bakal? Yes. Parang bakal eh oh. Pero fiber to guys ha. Pero singkapal ng ano eh oh. Yero. Tingnan mo yung bracket sir. Kakapal no. Grabe oh. Bukong ito na yata talaga yung pangmalakasang unit mo rito sir. Pangmalakas talaga. Meron tong dalawang electric fan. Ayun oh. Dalawa na ha. Dalawa. Kanina pa isa-isa lang tayo. Pero ito dalawa na oh. Oh. Wow. Tsaka apat na hawakan. Oh. Tsaka ito matindi sa kanya, sir, ha? Yung manibela niya... Steering wheel na to. Pang kotse? Yes. Actually, yung mechanism ito is parang automatic na four wheels na. Huwag mong sabihin power steering na yan, sir. Yes, power steering na yan. Wow! Sa iba, power steering, eh. Hindi na siya power steering. Pero dito, naka-power steering ka na. Tsaka ano to, sir? Tablet? To ano to? iPad? iPad 1 gig. Pero ano yan, digital pa, screen, USB rin siya, Bluetooth, AM, FM. Pwede ko mag-movie marathon dyan ah. Laki kaya mag-Netflix and chill. Tsaka ito, ano to? JBL? Speaker niya, pagkalalaki, kaliwat ka na, no? Oh. Tsaka ito matindi. Drive reverse, may neutral. Yes. Kung naka-park ka lang, or nasa traffic, neutral mo lang. Then pag-abandon ka na, drive. And pag magka-park ka, may reverse din. Tsaka ito matindi ha. Yung accelerator niya, nasa paan na. Yes, parang automatic niya sa akin. So meron ng foot accelerator. And then foot brake. Tsaka yung mating natin sir ha, kakaiba rin. LV rin yun eh. LV, lumang bago. Lumang bago. Pero hindi, parang luxury brand yan. Eh. Yes. Oh? Luxurious look. Alam nyo na yan kung ano yan. Oh, tapos naka-alloy tayo na mga bracket dito. Ang pogi sir, pangalakasan nga. Pero mapunta ako sa likod. Mapunta ako sa likod. Meron pa kayo papakita sa kanila. Ito, ano to sir? Meron na rin tayong spare tire. Wow! So kung ano yung gulong na nakakabit, meron na rin to. Tsaka may cover din ha? Yes. Leather, yung cover yan. Niya. Hindi. Tsaka ito, kapal din ng bumper sa likod sir. Oh. Pwede mo na rin siyang pagawan ng... sarili mong kahit may maatrasan ka man sira yung maatrasan mo. Actually itong posting nga eh naatrasan niya yan eh. Naatrasan ko kanina eh. Hindi, joke lang. Baka singilin tayo ng Miralco. Grabe, ganyang katibay. Ewan na rin to sa reverse camera. Ayun nga, babanggitin ko yan. Malapad yung monitor natin kanina. Pwede ka manood ano? CCTV. Ito pa. Ito yung third brake light natin. Ganda. Mas mukhang nandito na lahat ng dapat ilagay sir no? Para sa mga unit natin dito. Wala ka nang hahanapin. Gusto mo na pang malakasan. Ang battery nito is 60 volts
55 amperes. Okay. Ilang watts naman, sir? Ang motor power nito is 1,200 watts. Kano kabilis tumatakbo, sir? Ang manufacturer's claim is kaya niya tumakbo ng 50 kilometers per hour. 50 kilometers per hour. Top speed yun. Yung kanyang range, gano'ng kalayo? Ang range nito is up to 60 to 70 kilometers. Malayo na rin. Sulit ka na rin dito. Presyo, magkano? So sa lahat ng specs na binanggit natin, ang presyo nito is only at 125,000. Uy, yan na. Minanalo na. 120. Maglaki ko mabibili ako nito. 125, tama ba? 125,000. Grabe. Sa halagang 125,000, lahat ng mga pinakita natin dito, iyon na. Yes, may no? Libreng trapal din to. Oh, meron pa pala. Yes. Di pa pala natatapos dito sa mga pinakita natin. May libre pa palang trapal to. Ito ba, sir, natutong ba to? Main compartment niya is dito sa trapal. Ah. Ito, tama. Ito yung... Ayan, yan din. Okay. So, pwede rin sila magkarga dito. Yes. Pero meron pa dito, ha? Meron pa top cargo. May top cargo pa rin. Tsaka dito, front cargo. 125,000. 125,000. Probably. And... kasali siya dun sa mga units natin na merong special maintenance. Ooh, wow. So paano yun? Paano ngayon yun? Yung 125 na binanggit natin, magkano na lang yun? So 125,000 pa rin siya, pero meron tayong bibigay na special fees. Ano yun, sir? Malalaman ba natin yun? Mamaya, papakita natin yung mga available na special fees. Grabe, mukhang exciting naman yun. Meron pa siyang special fees. So dito naman tayo, isa pang pamalakasan. Ang mini e-car ng Remaker. Ano, sir? Mini Cooper? Mini e-car. Ah, mini e-car. Hala ko, mini Cooper na eh. Ngayon naman, ano to, kotse? Yes, electric car na siya. Grabe. Tingnan nyo naman yung labas. Oh. Parang nga talagang Mini Cooper ang dating. Kaya tingnan nyo. Oh. Windshield. Tapos meron siyang crown light. Dalawa, oh. Yes. Kaliwat ka, ang lapad ng windshield. Guys, oh. Wow. Ano size ng gulong nito, sir? Naka-tubeless na yan. 4.0 by 10. Uy, size 10. Alloy yung mugs. Tapos, uy, ang power ng motor natin is 1,000 watts. 1,000. Uy, lakas nun, ha. Gano'ng kabilis tumatakbo yung 1,000 watts mo na yun, sir? Dito sa e-car, kaya niya tumakbo ng 40 to 50 approximately kilometers per hour. Totoo ba yan, sir? Yes. Depende sa load yun. Yung battery niya, sir, ano specs? 60 volts, 40 amperes. Gano'ng kalayo yun? Kaya na hanggang 60 kilometers. Wow! Grabe to. Ilan tao kaya sumakay dyan? Sa adult, kaya niyan hanggang 3. Tatlo. Pero bakit parang maluwag sa tatlo to, sir? Yeah, yun yung pinaka-ideal niya. Yung pinaka-comfortable. Pero meron kami isang customer nag-send sa amin ng pictures. Feedback ilan, niya. Ilan sila? Nakakapagtatlo sila sa likod. And then dito sa harap, nakapagsakay pa siya ng dalawang maliit na bata. So all in all, ilan yun, sir? Possibly pinaka-maximum niya na is 5. Tatlong adult. Five person. Maliliit lang. Oo, guys. Tingnan nyo naman yung loob, oh. Yun. Buti na. Ang laki ng pinto, ah. Oh. Pinto! Ano to? Pintuan sa bahay. Tingnan nyo naman. Malaki pa sa SUV. So, hindi masyadong malaki yung magiging adjustment mo. Kung sanay ka sa motor or sa e-bike. Oo. Kasi naka-handlebar pa rin tayo. AM, FM radio pa rin tayo. May Bluetooth speaker and USB. Ganda ng loob. Yan. Meron pa tayong ventilation. Uy! Dito sa taas. Ano to? Yan ang ventilation natin. Grabe naman to. Meron siyang ano? May fan niya. Sunroof. 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 Kaso hindi naangat, sir. Naangat yan. Naangat din. Nakalak lang siya ngayon. Kala ko nagbibiro lang. Ayun. Naangat nga. Galing. Tapos meron tayong fan tsaka ilaw. Ganda. Hindi lang siya activated ngayon, kaya hindi natin mabuksan. So yung ganito, sir, syempre, mukha na siyang kotse, di ba? Literal na mukhang kotse. Kailangan pa ba nilang iparehistro to? Yes, as of now. Pero kasi, dun sa code ng LTO, about electronic vehicles, required na siya. Pero as of the moment, wala pa tayong IRR or implementing rules and regulations. So, okay pa? Okay pa. Wow. So eventually, pag lumabas na yung IR, yun, kailangan mo na siyang iparehistro. So ngayon, safe pa? Kahit na hindi mo na iparehistro? Yes. Sa ngayon? Sa ngayon. Okay. Anantay lang din natin yung IR.
Okay. Yung ganito, sir, gano'ng katagal sina-charge to? Dito naman, approximately up to 10 hours from day. 10 hours? Yeah, so, day. Natadagdagan lang ng 2 hours dun sa kanina na mga pinakita natin. Ito, sir. Ito na yung charging port niya. Kala mo, gasolina. Yeah. Sa gasolina, no? Okay. Pakita lang natin yung likod. Sabi ko na eh. Gano'n naman yung ano, pang Mini Cooper talaga. Oh, UK flag. Pang Mini Cooper nga ito, sir. Tingnan nyo, oh. Parang doon talaga siya kinuha. Yung concept niya, no? Huwag mo sabihing naangat palikod nito. Tapos na. Tapos na laban. Nagkaganyan. Ganda, oh. Ano nga ulit tawag dito, sir? Way E-Car. Way E-Car. Ganda. Napaka-pugi, guys, oh. So, yung ganito magkano, sir? So, ang SRP talaga ng e-car is at 220,000. And itong dalawang units na to is under introductory price pa at 170,000 pesos. 170,000, guys. Meron ka ng electric na kotse dito sa Waymaker. Pero kung nakita mo yung poster dyan, kapit ka. Ito, sir? Kasi yung introductory price, ibababa na pa namin. Nakasale pa siya hanggang August 31. Teka, baka mahulog ako dyan. Sige. SRP 220, introductory price 170. Pero ang sale price niya, up until August 31, 150,000. So magkano binawas mo dun? 70,000. Wow! Yan, nakakapit ako hanggang ngayon, oh. 70K ang binawas sa presyo dito sa unit na to. May ibang kulay pa yan, sir? Sa ngayon, puti pa rin. Dati meron siyang blue and aqua blue yung isa, isa dark blue. Pero yun ang mga naunang nabili. Grabe. So ito, yung white available pa. Discount pa lang isang unit na. Pwede ka nang bumili ng ganito, Chandler. No? Wow! Discount pa lang nito, guys. Pwede ka nang bumili nito. Gano'ng kasulit to? Tingnan nyo naman. Oh, gano'ng kalakas sa kuryente to, sir? Ganun lang din, siguro mas tataas na siya ng konti kung galing sa full charge po palagi. Range, so nasa the most will be 30 pesos. 30 pesos? Isang full charge isang na full yun? Charge. 60 to 70? 60 to 70 kilometers. Ooh. Isang posing pa nga dyan, sir. Hindi ako makamukul sa formahan ito. Yun, oh. Alam mo naman, parang kang model dyan, sir, ha? Oh, dito, sir, sa gilid para ma-appreciate nila yung harap. Wapo. Oh. Tignan nyo naman, look at that, ganyang kapogi. Good afternoon po, so ako po si Naida. So dito po kami nag-work sa Waymaker Gentry Brand. So ito po yung mga bago naming unit na pang kids. So mga gas type na po siya. So, gas meron type? Opo. So meron po kaming available na mini ATV. Mini ATV? Opo. Ilang cc itong ganito, ma'am? So, 49cc po siya. Okay, 49. Anong fuel po nilalagay dyan? Gas po. Unleaded. Po. Yung pinaka-fuel niya, guys. Opo. Ilang litro po ang capacity ng gas tank niyan? 1.5 liter. Tapos, yung 1.5 na yon, gaano kalayo na pwedeng marating nun? Ah, 50 kilometers. Malayo, ah. Tapos, eto ma'am, gaano kabilis naman siya tumatakbo? Dahil 49cc siya, sir, estimated na takbo niya is 45. Wow, mabilis din, ah. Tsaka pang malayuan din tong isan to, guys. Tingnan nyo. Etong mga naka-install dito na mga rack, hindi plastic ba to? Bakal? Bakal siya, eh, no? Bakal. Kaya talagang heavy duty rin, ma'am. Wow, ganda. Yung mga ganito, mamasa magkano nyo po binibigay ito? So, ito pong mini ATV namin is 12,000 po. 12,000? Okay. May discount pa ba sa 12,000, ma'am? Fixed price na po siya. Ah, fixed price na sa 12,000. Pero yung 12,000 na yun, guys, sulit na. Tignan nyo naman yung forma. Naka-disc brake na rin tayo dyan, no? Suspension pa lang, guys, na naka-install dito. Panalo na. Tignan nyo. Tsaka paano nga ba pinapatakbo to, sir? Pwede mo pang i-demo sa amin? So dito sa gilid natin, sir, no, meron siyang ignition switch. So yan. Then kasusian niya, no? Then meron din tayong kill switch na tinatawag. Okay. Then ito yung pinaka starter niya. So once na naka-open na yung ignition natin, then pull lang natin 'tong trigger.
to, required sa ilang taon ng pwedeng gumamit? Up to 12 years old. 7 to 12 years old. Depende sa ano, no, sa height ng bata, no? Opo. Up to 120 kilos. Asok na ako, sir. Sa ganitong height ko, doon sa timbang ko, sir, kaya pa. Kaya ka? Okay. So, matibay to, ah. Dual pipe pa pala to. Tapos naka monoshock siya. Ganda. Magkano nga ulit ito, ma? 12,000, sir. Uy, mura na sa 12,000 to, guys. Ano size ng gulong? 6x10 po. 6x10 yung sukat ng gulong, guys. Malapad na ano, tsaka very ano siya, very aggressive yung mga knobs niya, oh, yung mga thread niya. Pang ano talaga, rough road na ka-design. Etong mga ganito, ma'am, ano naman po tawag dito? So, ito naman po yung mini Vespa namin. Mini Vespa, okay. Ang tawag. Ilang cc naman po yung ganito? 49cc po. Ah, 49 din. So, based dun sa mga, ano natin, sa mga nalalaman natin tungkol dun sa mga cc na ganyan. So, yung 49cc na yan, not required to register pa naman. Not required. So, yung ganito, 49cc, ilang ano siya, ilang liters yung pwedeng ilagay sa kanya na fuel? Sir, same lang naman sila, tatlo, 1.5 liters. Ah, same lang, 1.5 liters. Pero ito, nag-iba lang sila ng design, ano? Same spec sila. Yes po. So, may option kayo, guys. Medyo classic yung dati nga nitong isang to. Ito naman, parang sporty. Or pwede siya pang venture. Dirt bike. Ayan, o. Dirt bike. Okay, yung ganito man, magkano naman po? Ito po, mini Vespa namin is 12,000 dito. May compartment na rin siya. Uy, may compartment po. Pwede lalagyan ng dede, ma'am. Okay. 12,000. Yes po. 12,000, guys. Ito? Ito po, yung Enduro 87 is 8,500. Ah, mas mura to, ma'am? Ba't mas mura to? Ewan ko, basta mas mura yan. Okay. Pero same sila ng specs. Opo. Same specs. Siguro sa ano? Sa kaha. Sa or kaha din sa mga materials na ginamit, no? Kasi maraming kaha to, yun. Maraming clearings. Kumbaga dito, parang medyo nude type ang dating. Pakita nga natin yung likod. Lang natin. Ah, ito. Tingnan nyo, yung tambucho niya nandito sa gilid. Itong isa, same dun sa ano, sa ATV. Oo, oh, naka dual pipe siya, guys. Pero pare-pareho ng naka disc brake. Okay? So, sa mga kursonada or sa mga naghahanap ng mga ganitong unit, hanapin nyo lang si Ma'am Naida, si Sir Nico, at si Sir? DJ. Sir DJ. So, thank you po. Thank you. So, kung naalala nyo po kanina yung na-mention ni Nico na freebies po sa Mini Micro, so ito po yung steamer po na pinapamigay po namin kasama ni Nico. So, sa 125,000 pesos, ito pa kasama, yes, ma'am. Yes, included pa po ito. Wow. Rice cooker ba yan? Rice cooker steamer po. So, multi-function pot. Mahal din yan. Pagka ganyan, may presyo din yan. Libo rin yan, guys. Pero pinapamigay lang yan dito sa Wingmaker. Yung mga nandun, ano naman po yun, ma'am? So, meron po kami mga steamer din po yung iba dyan and kitchen set. So, kasama rin yan, ma'am? Opo. Mamimili sila. Pwede po sila. Guys, ayun, oh. Pwede kayong mamili sa kanilang mga kitchenware kung ano yung mga magustuhan nyo rito na kasama doon sa Mini Big Ross ba yan? Yes. Tawag doon, ma'am? Opo, Mini Big Ross. Mini Big Ross, guys. Meron tayong air fryer. Tapos, yung isa na nandun, ma'am, ano rin, no? Steamer din. Mm-hmm. Ito, pang Sunview. Opo, griller. Griller, okay. So, marami kayong option na pwedeng pagpilian kapag kakukuha kayo ng Mini Big Ross. So, thank you, Ma'am Naida. Okay, Ma'am Naida, nakita na natin at naibahagi na natin sa kanila kung ano-ano yung mga available nyong units dito. Kasama natin si Sir Nico kanina, pero ngayon medyo busy na siya. Maraming ina-assist sa dami ng tao ngayon dito sa Waymaker. Ayan, guys, so napakaraming nagpupunta rito. So, si Ma'am Naida na ngayon yung mag-a-assist sa atin dito sa ating huling bahagi ng vlog natin. So, ma'am, baka meron pa tayong gustong idagdag sa mga naipakita namin ni Sir Nico. Opo, ang unit po namin is available po for home credit installment dito. So, pwede po ang cash, GCash, or bank transfer dito. So, open po kami daily from 9 a.m. to 6 p.m. po. Yun. Baka meron ka pang ihabol. Ano-ano pa ba yung mga aabangan nila sa mga susunod nating vlog dito? So, abangan nyo lang po yung next na
promo po namin sa month of Vermans po. Yun. Ma'am, shout out ma'am. Baka may shout out tayo dyan. Shout out nga pala sa mga anak ko. Hello. Sino-sino yun? So, hi Aracel, Ava, and Cali. Yun. Shout out sa inyo ha. Sa lahat ng binanggit ni ma'am. Sino pa ma'am? Wala na, okay. Medyo hindi nakapag-prepare si ma'am, hindi nailista lahat ng gustong batiin. Pero syempre nagpapasalamat tayo kay Ma'am Naida, kay Sir Nico, at sa lahat ng bumubuo syempre ng Miniature Cycle Center, dahil na imbitahan nila tayo na makapag-vlog dito sa kanilang main branch, ma'am, no? Sorry, sir. Main branch. Okay, ito pang main warehouse namin. Sorry. Okay, dito sa General Trias branch. Cavite. So maraming salamat po, Ma'am Naida, at sa lahat ng bumubuo ng Waymaker. More power and God. Thank you. Pasal na lang kayo, guys.